Doktor. Kailangan po kayo ng papa niyo dito sa kumpanyang ito. Ang taon din ako sa New York. Tumakbo naman na maayos tong kumpanya na to, ha? So, ano pong plano ninyo? Well, babalik na lang siguro sa New York. Ha? Magkatayo ako ng sarili kong kumpanya kahit maliit lang. Eh, bakit pa po, sir? Di ba dapat nga, ito na lang ang tinututukan nyo dahil kayo naman po magmamana ng kumpanyang ito. Hindi na. The rest of the day off. Si Alejandro na magsusundo sa akin. Salamat po, ma'am. Cayetano, kayo pa rin ba nung siyahin ni Ruby? Opo, ma'am. Pero mabait po si Christina. Alam ko. Pero sana lang, hindi maapektuhan ang relasyon ninyo ng siyahin ni Ruby ang loyalty mo sa pamilya ko. Hindi po, ma'am Maribel. Sige. Sige po, ma'am. Ang ako sa paninindigan mo, Hector. Sana lang naging tama ang desisyon mo. Bakit? May problema ba kayo ni Ruby? Yeah. Sinasabi ko na nga, be. Nagbago na siya sa'yo dahil sa ginawa mo. You can come back to us anytime you want. Your mother and I are just waiting. Am I relationship to fail? Hindi mangyayari yun. Wala namang inalaman yung problema namin na Ruby ngayon. Tatanggapin ng mana sa'yo. Sa'yo kung gano'n, anong problema niyo? Nothing that cannot be solved. Pero sana lang pa. Ilang mga magulang namin eh. Hilingin nyo naman sana na maging matagumpay ang relasyon namin ni Ruby. Hindi yung masira. Thanks for the coffee. Gotta go. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mo lang chumika, idadaan na lang kita sa loveness nyo. Bakit ba kasi ayaw mong makita ka na meron kang kasamang expelled student? Hindi. Ano ka ba? Iniiwasan ko lang na magkita kayo ni Maribel. Remember yung last time nung mag-abot kayo dito? Pwede ba? Hindi ako natatakot sa kanya, no? I know. Kaya lang ako ang natitense. Ayoko mag-referee sa inyo. Alam mo, Ruby, dapat magpaka good housewife ka na lang. Magbati na kayo ni Hector. Nag-usap na po kami. Pero nagpapaka-cold ka pa rin sa kanya. If I know, gumagawa ka na ng paraan para lumaki ang away niyo. Diba? Ganyan din ang ginawa mo kay Alejandro dati, na turn off ka dahil poor siya. Kilalang-kilala mo na ako, ano? Pero kanino ka pakakapit? Wala ka ng choice. Tsaka sis, hindi poor si Hector. Kahit isuko niya lahat ng yaman niya, I'm sure, malaki ng savings niya. And besides, he's far better off than Alejandro. Pero si Maribel, nagmamayari ng isang napakalaking kumpanya. Alam mo, kung gusto mong mabalik lahat kay Hector yung ginibab niya, pakita mo sa parents niya na full support ka sa desisyon ng asawa mo. Huwag kang magpahalata na affected ka. Make them feel na mali ang hinala nila sa'yo. Tingnan mo, sis. Si Mama at Papa ang kusang lalapit sa uniko iyo nila para ibalikan lahat. Ruby, huwag mo rin ipapahalata kay Mama at Papa na hindi mo talaga love ang anak nila. Mahal ko na si Hector. Pati ba naman ako lolokohin mo? Loreto, sundan natin sila.
mahal mo si Hector, pero super jealous ko kay Maribel, oh? I just love it. Pwede ba mga losers kaya yung mga yan? At ikaw, winner, kaya gusto mo silang sundan? Susundan mo ba o hindi? Eto na, luwak mo to si baby girl. Susundan na. Daming pantokso eh. Eto na, eto na. Hector. Uncle. Oh, ba't nandito ka? Is there a problem? Pupuntaan ko sana si Alejandro eh. Alam ba niyang darating ka? Pag sinabi ko sa kanya, sigurado ako hindi papasok yun. Uncle, tanong ko naman ako mag-aayos kami oh. Hector. Pamangking kita. Pero this time, I will not be on your side. Huwag ka naman hinihiling na kampihan niyo ako eh. Tulungan niyo na lang ako kay Leandro. Gusto kong mag-ayos na kaming dalawa. Matali kong kaibigan yun eh. I won't be completely happy hanggat hindi lang ako napapatawad ni Maribel. And what makes you think they want you to be happy? Alejandro and Maribel, they are trying to move on. Kung gusto mong hugasan ang kasalanan mo, hindi sa ikaliligaya mo. Kung hindi sa ikaliligaya nila. Paano? Ano gagawin ko? Stay away from them. Pinapatanong nga pala ni Yaya kung saan may karong magdi-dinner mamaya. Oh, Maribel, nakakahiya naman. Eh, kamusta naman Yaya mo? Magaling mo magluto yan. Masarap yung o-orderin niyang food kung papayag ka. Oh, pwede. Sige, ano ka na? Mukhang naka-move on ng dalawa. Sana ikaw rin. Araw-araw bang sinusunod ni Alejandro si Maribel sa school? Si Alejandro ang tumutulong sa therapy niya. Bakit? Umaasa pa ba yung pilantod na yan na makalakad siya ng tuwid? Imposible. Ikaw, umaasa ka ba na magkabalikan pa kay Alejandro? Mas imposible naman yon, di ba? Misis ka na, sis. Kaya makontento ka na kay Hector, okay? Kinuha na sa akin ni Maribel ang pagmamahal ng daddy ko. Pati pa naman si Alejandro, kukunin pa rin niya. Alam mo ikaw, kung magsalita ka, parang ikaw ang kawawa, ano? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang unang nag-agaw? Hindi ako, Loreto. Si Maribel ang unang nag-agaw ng lahat na dapat ay sa akin. You should live with what you have done. Yes, Uncle. Anong ginagawa mo dito? Paalis na si Hector. Leandro, Maribel. I just want to make things right. Pwede ba, Hector? Hindi na mangyayari yun. If we allow you to talk to us, can you promise us it'll be the last time? Okay, fine. Sabihin na natin na may something between Maribel and Alejandro. Ano naman ang magagawa mo? Hindi ko pa yung iniisip sa ngayon. Gusto ko lang munang makita at mapatunayan. At pahirapan ang sarili mo? Hindi. Pag nagkataon, sila ang mahihirapan. Yan ang gusto ko sa'yo. Naman. Naman, Ashton. Di ba, baby? Alejandro, Maribel, hindi namin intensyon na rin nasaktan kayo. Nangyari lang talagang lahat. Minaramdaman lang talaga kami para sa isa't isa. Hector, minahal mo ba talaga ako? Alam mo, minahal kita. Gaano? Tulad ng pagmamahal mo kay Ruby. So silly of me to ask nga pala. Siyempre, mas mahal mo si Ruby. Maribel, please. Late na si Maribel sa therapy niya. Sandali lang. Don't touch me. I'm sorry. Hindi mo ba siya narinig? Ha? Ano? Bitawan mo asawa ko!
ginagawa mo dito? Ang tanong, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka sumunod sa usapan natin? Halika na. I don't wanna be in the same room with these people. Itawan mo siya! Itawan mo siya! Ano ba problema mo, ha? Ba't mo ginawa yun? Dahil kaya ko. One day, Ruby, maghaharap ulit tayo. At tandaan mo, hindi na ako madadapa dahil sa'yo. At sa'yo.